wala naman masyadong tao na makakakita pa sa akin dito. So ngayon may bagong video ko para sa wildlife relocation. So medyo mainit, kunting panahon lang kasi, pero kailangan niya nang ma-release itong si Bayawak. Isa siya sa pinakamainit sa mata ng mga manginginom. So bale, pag ganun, kailangan din talaga nating magkaroon ng paninindigan at pagdidesisyon, dahil ito is hindi siya talaga ang may iwasan, lalo't isa siya sa tinatawag na pwede na dito. Isa kasi siya sa tinatawag na mga pangpulutan ng mga manginginom. Ngayon, so ito ang video niya. So kung makikita natin, ready to release siya kasi sinurrender siya sa akin kanina ni Ate Susan sa barangay namin. So ngayon, bilang concern naman tayo, so tinanong ko sila kung kailangan bang tawag dyan, kailangan kong hingin o voluntaryong isusurrender ito para maibalik natin sa natural na tirahan ito. So yun nga, so nag-decide na rin na ibigay na lang, voluntaryong isurrender para makita naman na nakikiisa ang komunidad natin, kasi lumalawak na yung nabibigay nating impormasyon sa mga maraming tao, kaya siguro alam naman nila yung importansya nito. At nagbigay din ako ng mga kahalagahan nito ng kahit anong buhay na ilang na meron tayo sa isla, kasi at least in fact alam na nila ay ganyan, extinct na yan or pa-extinct na yan or vulnerable or pwede naman sabihin na paubos na sila, so nearly to extinct na. So kaya ayun, maraming salamat naman sa kanila, at least nabigyan natin sila ng ideya patungkol ito. So tignan nyo yung video, ito siya. So yan, kung makikita ninyo, yan siya, may tali siya kasi nahuli daw ito katabi ng bahay. So ngayon, papakawalan na natin, sabi ko na lang, kapag kasi dalawa lang naman daw yung nakikita nila, pero sabi ko baka may ibang kadagdag na bilang pa sila. So sabi ko ganito na lang gawin, kasi tinanong nila ko hulihin tapos tawagin ako, i-relocate natin. So mas maganda sana kung may kasama na akong CB, kaso yung ibang kapatid ko sa Catanduanos Biodiversity ay umakyat para mag-tree planting naman sila. So ako ay hahabol na lang. Maganda at nasa bahay. Nga, tatanggalan natin siya ng tali. Nagdala ako ng ilang kagamitan, to ginagamit lang naman to sa laboratory, at kailangan din itong bago gamitin ay ini-sterilized sa operations yan sa wildlife. So ito, tanggalan na lang natin siya ng tali, tapos kuha na natin ng video kung paano siya yung natural lang. Yan, ito yung gagawin natin, tatanggalin natin to, tapos kukuha na natin siya ng video kasi fit to release naman siya. So yan, tatanggalin ko na to para makita natin. 1, 2, sana mabuhay ito at lumaki pa. Yan siya, so wala na siyang tali, andun na siya. Hindi natin ang camera para makita natin kung gaano siya kaganda kapag nasa wild. So yan po, isang uri po siya ng bayawak dito sa na makikita sa yun na siya, ang bilis. So yun, so
Ayun po, nakita natin, pinakawala natin yung isang Varanus dalubhasa, yung bayawa kung tawagin. Malaki kasi yung tulong nila para magkaroon tayo ng tawag diyan, yung equilibrium o equality sa kapaligiran natin, kahit kasi yung maliliit na insekto, may mga kanya-kanyang ambag naman yan. So, ngayon, hinihingi ko ulit sa publiko na maging isa sa advocacy namin, isinusulong na palawigin natin yung pagpapahalaga, pagbibigay respeto, pagbibigay ng karapatan sa mga buhay ilang, kasi unang-una is sila yung may pinaka-vital role sa environment natin na wala naman tayong magawa dahil tayo ay nasa syudad, nasa lugar tayo na kung saan tao lang ang naniniraan. So, sila yung gumagawa at kumukumpleto ng mga proseso kagaya ng food chain, food web, para balansihin yung ating ecology sa kapaligiran natin. So, sa lahat-lahat, basta marami silang aspeto na naitutulong sa atin. So, pinapayo ko lang naman, kapag may mga ganyan na uri na buhay ilang sa lugar ninyo, kung hindi naman talaga siya totally nakakaperwisyo, gawin na lang natin siyang kunin, dakpin, ilagay sa lalagyan, tsaka ilipat sa ibang site or sa ibang lugar na mas malayo sa komunidad. Kasi unang-una kasi, nakita kasi yung Varanus dalubhasa is may mga manok sa bahay, nakapaligid. Siyempre unang-una kasi, ang Varanus dalubhasa o bayawak ay unang-unang diet nila is yung mga chicks, yung sisiw ng mga inahin ng manok. So, ngayon, nandoon yun kasi nandoon yung diet nila. Kasi yung natural na tirahan kasi nila is parang nadedegrade na ng tao, nasisira na ng tao kasi yung sinatawag kasi nating unang-una kasi yung ano, yung outdoor activity kasi natin, yung mga climb na tinatawag natin, kasi may mga akyat naman talaga na irresponsible. So, sana sa lahat, kung aakyat, gawin lang yung tama, maging responsable, alamin yung do's and don'ts, para alam natin na hindi tayo nakakaapak ng ibang may buhay dyan. So, ngayon, nagpapasalamat lang ako doon, kina Ate Susan, kina Kuya Magellan, at sa mga anak niya na pumunta pa ng bahay kahit kakauwi ko lang, naglaro ng tennis. Pumunta pa ng bahay kasi ipinagbigay alam na may bayawak daw na gustong ipagamot. Sabi ko, kung nung nakita ko is wala naman siyang sugat, ang nakita ko is yung parang yung kuto na yung parasite sa may bibig naman, natanggal na. So ngayon, sabi ko fit naman siya to release. So tinanong ko kung hihingin ko ba o voluntaryo nilang ibibigay para ibalik natin siya sa wild. So ngayon, maganda naman si Ate Susan na kausap. So, napadali yung pagpalaya natin ng Varanus dalubhasa. So, ngayon siguro wag na nating patagalin pa to. Magpapasalamat lang din po ako sa mga parte ng advocacy ang ito. DNR Catanduanes, alam na ninyo kung sino-sino kayo. Sa Catanduanes Biodiversity Group, yung mga kamembro ko, sina Kuya John Hill, Kuya Alan J, sina Ate Evelyn, so, yung iba pa, sina President Sios, yung iba namin kasi yung kasama is kamakyat, basta all in all, nagpapasalamat ako na patuloy kaming naglalayon na magkaroon ng mas konkreto na may mas konkretong ideya tsaka yung pananaliksik para palawigin pa namin yung aming advocacy sa mga buhay ilang. So ngayon, all in all, nagpapasalamat kami. Hindi ko na po ito kailangan na ma-edit pa kasi hindi po ito vlog. Kung ano po yung nakita at narinig ninyo gamit ang kamerang ito, just yun na po yun. I-upload ko na lang to para mabigyan natin ng kalinangan yung iba na uy, kailangan nyo rin makiisa sa amin para at least may nagagawa tayo na hindi alam ng iba, kasi hindi naman natin na yan totally kailangan ipagbigay alam pa, kasi yun, nagtutumutulong tayo. So ngayon, salamat sa lahat. Sana maging malakas pang advocacy at pakikipagbaka para marami tayong influensya na tao. So ito po, parte ng Catanduanes Biodiversity po, kaibigan, Feliciano po. Para po, para lang po sa mga buhay ilang, wala pong vlog to ah. Sige po, salamat.